friend, maraming 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 salamat talaga. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko mahanap yung sarili ko. Ngayon, mag-aaral ulit ako. Magma-masters ako para maging isang ganap na teacher na ako. Tsaka, alam mo ba, itong mga batang to, sila yung nagbigay ng bagong pananaw ko sa buhay ngayon. Ako, anong oras na? Oh, class! Dismissal time na, so see you tomorrow. Oh, sige na, alis na tayo. Let's go! Your things. Bye! Hindi natin yung gamit natin to. Bye-bye! Ay! Oops! Dahan-dahan. Halika na, Kim! Come. Hindi mo na ako dapat pinuntahan dito, JR. Nananahimik na ako. Hindi naman ako magugulo. Gusto ko lang nakausap. Ang dami kasi pinagdadaanan ng pamilya ko. Wala akong mga ibang mapupuntahan. JR, nakikisimpatsya ako sa nangyari sa pamilya mo. Pero maniwala ka, pinagdarasal ko na magkakaayos na kayong lahat. Sa ngayon, yun muna yung maitutulong ko sa'yo. Wala naman naman nihingi sa'yo eh. Kung hindi makinig ka lang. JR, sinusubukan kong magbagong buhay ngayon. Gusto kong gawin kung ano yung magpapaligaya sa akin. Alam mo ang ibig kong sabihin, JR. Dahil naabot mo rin ang mga pangarap mo. Hayaan mo naman akong abutin din ang mga pangarap ko. Audrey, hindi kita pipigilan. Tutulungan pa nga itang makabot mo yan. Hindi ko magagawa yun kung nakakabit pa rin sa akin ang mga nakalipas. Kaya kailangan kong kalimutan ng lahat para makapag-move on ako. Kahit ako, puputulin mo sa buhay mo. Kailangan, JR. I'm sorry. Hindi ko na hinahangad ang yaman sa mundo. Pagmamahal mo lang ang tangi. Wala na si Olivia, pero tuloy pa rin ang business natin. Meron nga lang mga malaking pagbabago magagana. Si Roman pa rin ang boss natin. Sa kanya lang kayo mananagot. Ito si Greta. Madalas niyo siyang makikita dito. At dapat alagaan niyo siyang mabuti. Dahil kung hindi, kayo ang mananagot sa akin. Kami hingi extension pa. Extension para sa amin, utang. Kasi totoo, wala kaming pera pambayad eh. Paano niyang babayaran ang utang niyo? Total, andiyan yung hardware. Ako trabaho doon sa hardware. Ngayon, yung amin utang sa inyo, ipawas unti-unti doon sa sweldo at komisyong kukuha ko sa hardware. Kung payag kayo. Paano si Dave? Ang gagawin natin sa kanya? Mukhang hindi niya na ako sinusundan. Pero hindi ibig sabihin nung tatantanan niya na ako. Ano kaya kung patumbayin natin siya? Ano? Tumbahan na ba pinag-uusapan dito? Hindi pwede yung ganyan, Ramon. Hindi ko kaya yan. Nakaka-tense yan. Babalik sa atin yan. Mukhang tama si Greta. Kapag pinatay natin si Dave, sigurado akong paghihinalaan. Mas lalo tayo maiibit. Sa bagay, hindi naman namin kasi maasikaso ng mami ang hardware eh. Sa dami ng problema namin ngayon. Well, sige. Agree ako dyan. Tayo na muna ang bahala sa hardware. Stanley, meron pa akong isang kondisyon. Ayoko nang makita yung Audrey na yan. Ilayo mo si Audrey sa Dave ko. Nagkakaintindihan ba tayo? Malinaw, Ingrid. Malinaw. Oh, Stan. Nag-aantay na yung kliyente mo sa Pasay. Ayun yung delivery. O, bakit? Wala. Gets. Di ba ho, alam niyo kung saan nagtatrabaho si Ramon? Pwede ba mo kuha yung address?
Kilala kita, Stan. Pagkatapos na nangyari kay Olivia, malamang naduduwag ka na naman. Ano? Gusto mo na namang umalis? Alam ko namang hindi pwede. Eh, alam mo pala eh. Bakit ganyan yung mukha mo? Nagtatanong na kasi sina ate. Kinakabahan lang ako. Wala kang sasabihin sa kanila, Stan. Sa oras na magsalita ka, kahit kanino, alam mo mangyayari sa ato. Abangan mo siya sa ilog pa, Sig. Kakaintindihan tayo, Stan.